Today is June 20, 2021. We are going to hospital to take the COVID vaccine. So, update ko kayo later guys kung ano yung magiging effect sa akin ng pag-take ko ng COVID vaccine. Okay. COVID vaccine this morning, and then after that ang naging epekto sa akin within this day pa lang is yung ano parang naging matakaw ako sa pagtulog. Grabe, hindi ko mapigilan yung ano, yung mga mata ko. As in, parang talagang gusto niyang ipikit. Kaya pinagbibigyan ko yung sarili ko. Parang ang epekto sa akin is like, tinurukan ako ng pampatulog. Parang ganun. So, yun na nga, yan o. Oh. Medyo nasugat pa. Nasugat pa ng nurse nang tinurukan ako kaninang umaga. Hindi naman siya masakit. Medyo mahapti lang dahil sa sugat. Dahil na-scratch na kaunti, o, diba? Ayan. So, yun. Hindi naman siya masakit. Hindi naman siya namamanhib or nangangalay. Hindi naman. So, that's it. Yung, ano, yung head ko, wala naman. Hindi naman sumasakit yung ulo ko this time. Kasi sabi rin kasi nila, yung mga ibang nagpaturok na is, iyon ang isa sa mga epekto ng kanilang pagpapabaksin. So for me, iyon lang, parang ano, parang nagiging matakaw lang ako sa pagtulog. So time check here is paya, ano oras na ba? So it's now 6:30 in the evening here. And yun nga, kagigising ko pa lang. Bale, natulog ako from 2 o'clock, something like that. And then, pagising-gising ako, after that, wala pang 10 minutes, ganun. Mga parang kusang pipikit na naman yung mga mata ko. So, pinagbibigyan ko lang yung sarili ko. So, ayun na nga, hanggang umabot na siya ng 6:30 ngayon. So, inaantok pa, medyo gusto ko pang matulog, pero nilalabanan ko na kasi babalik na ako sa amok ko later. So, yun na lang. That's it for today. I-update ko na lang kayo kung ano yung magiging ibabang epekto sa akin this coming few days. Right? Hello mga kaJhamy, I am back. I am here again to update guys, to update you for my second day of my COVID-19 vaccine. So, yun na nga. Kagabi, akala ko makakabalik ako sa mga amo ko, but habang nagbibihis ako, biglang sumakit yung ulo ko. So, yun, bigla kong tinawagan yung mga amo ko rin, and sinabihan ko sila na hindi na ako makaka-uwi kasi nga yun, nagkaroon ako ng severe headache. Severe talaga kasi sobrang sakit. Parang bibiyakin yung ulo ko. Hindi ko may paliwanag yung sakit na nararamdaman ko kagabi. Hindi ko naman alam kung sanhi ba yun ng sobrang dulot na ba yun ng sobrang pagtulog ko kahapon. So, hindi ko talaga alam kung saan ko nakuha yun. Kung dahil ba sa vaccine or dahil sa sobrang pagtulog ko. So, it's either of the two.
So, yun na nga, kaninang umaga paggising ko, thank God, wala na yung sakit ng ulo ko, and hindi na rin ako matakaw sa pagtulog. Kumbaga, nakokontrol ko na yung pagtulog ko. Hindi gaya kahapon na kahit ayaw kong matulog, kusang pumipikit yung mga mata ko. So, today, hindi na siya ganon. Parang naging normal na yung pagtulog ko. Ganon. Eh, yun nga lang, pag-gising ko kaninang umaga, yung mga ito, kung nakikita nyo, yung mga ugat ko dyan, dito, tapos dito, yan, yung mga ugat ko dyan, yan yung masakit sa akin. Dito lang naman, dito, tsaka dito, dalawang kamay, magkabilang kamay. So, yun yung naramdaman ko today. Nangangalay siya, hindi ko siya maintindihan kasi kapag umiinom ako ng tubig, hindi ko mahawakan ng iisang kamay lang yung baso. Dapat talaga kailangan pa ng isa pang kamay ko. So, hinahawakan ko siya ng ganito, dalawang kamay ko yung baso para makainom ako. So, iyon yung naging epekto sa akin ngayon ng COVID-19 vaccine. So, yun na nga, other than that, wala na po. Hindi naman na sumakit yung ulo ko. So, yun. And thank God, hindi rin ako nilagnat. Hindi ako nilagnat ng magdamag. Hindi. Hindi ko naranasang magkalagnat. So, yun na nga. So, that's it, guys. Kung ano nga po yung mararamdaman ko pa, in the coming few days, i-update ko na lamang po kayo. So, for now, that's it for today. Ingat po tayo. Maraming pong salamat. Hello mga kaJhamy, I am back once more para magbigay po ng final update tungkol po sa aking COVID-19 vaccination. So, yung first dose ko po ng vaccine ko ng COVID-19 is tumagal po siya sa akin ng 2 araw lamang. In the first day, ang naranasan ko nga is yung pananakit ng ulo and yun nga, tulog lang talaga. Para kung tinurukan ng pampatulog. Yun yung feeling ko for my first day. And for my second day, is yun na nga, yung sumakit yung mga ugat ko sa kamay, both hands, yung isang basong tubig na hindi ko mahawakan, in the morning yun ha, hindi ko siya mahawakan, kundi dapat, hindi ko siya mahawakan ng isang kamay lang, so dapat talaga is dalawang kamay yung gagamitin ko para makainom ako. Pero sa hapon, parang unti-unting lumakas yung ano, lumakas naman yung mga ugat ko dito sa kamay. And then, for the third day, pagising ko sa pangatlong araw is, parang wala, parang sumigla ulit ako. Yung bang bumalik lahat yung energy ko, bumalik lahat sa normal yung lakas ng aking katawan. So, for my third day, wala na akong naramdaman, guys. And then, nagtuloy-tuloy na yan. Inobserbahan ko for another day. Fourth day, fifth day, wala na. Yun lang. So, masasabi ko na nagtagal lamang siya ng 2 araw sa akin, yung first dose ko. Yun yung naging epekto sa akin, 2 araw lamang. 2 araw lamang. So, yun na nga. After that, nakapagpa-appointment na rin po ako for my second dose. And, yun na nga, gagawa na lang po ako ng another video kung ano po yung magiging epekto sa akin ng second dose ko. I will have my second dose of COVID-19 vaccination sa July. So, yun po. Yun na nga po, sana po may natutunan po kayo or meron kayong napulot na kaunting kaalaman regarding po sa COVID-19 vaccination. Muli po, gusto ko pong sabihin na lahat ng mga sinabi ko dito sa video ng ito ay buong karanasan ko lamang, base lamang po sa aking karanasan. Ulitin ko po, hindi po tayo pare-pareho ng resistensya ng katawan. Iba-iba po yung immune natin sa ating katawan. So, maaaring yung mga naging epekto sa akin ay hindi magiging ganun din po sa inyong katawan. Kasi may mga narinig kasi ako, guys, na yung mga kaibigan ko na naunang nagpabaksin na para sa kanila, guys, para sa kanilang unang pagbabakuna, wala silang naranasan. Hindi sila inantok. Parang wala lang. Parang normal ang lahat sa kanila.
Okay, so yun na nga guys. Pero may mga iba naman na naririnig ko na yung unang araw nila, nagkalagnat lang, ganon. And yung iba, yun din, yung parang yung naranasan ko rin for the first day na, ano ba yun, yung inaantok sila talaga. Or may mga iba naman akong narinig na parang lumakas daw silang kumain after na nagpabakuna. So, yun, iba't iba talaga yung mga naging epekto ng mga nagpabakuna na. So, yun nga po. Kung ano man po yung mga naranasan ko, sana po huwag kayong matakot. Dahil ito lamang naman po ay hindi naman po masakit, hindi naman po mahirap. Okay? Kumbaga parang talagang may side effect talaga, kaunti para sa akin. Pero other than that, kinaya naman ng katawan ko. So yun na nga po. Sa mga hindi pa po nagpapabaksin dyan, huwag po kayong matakot. Sana po kumonsulta na kayo sa inyong mga doktor o sa pinakamalapit na hospital at magpa-appointment na rin po kayo sa pagpabakuna para din po sa inyong mga kaligtasan. I mean, for your own protection din po yan, panlaban po yan sa virus kung sakali man natamaan po tayo, okay? Sana naman po wag po, no? So, yun na nga po, guys. Mag-ingat na lang po tayo palagi. Like I said po, always wear your mask, okay? Lalong-lalo na po pag lalabas kayo. Bring your own sanitizer, guys, para naman maging malinis po kayo anywhere. And yun na nga, kung wala po kayong gagawin sa labas, better na lang po na mag-stay na lang po kayo sa inyong bahay. So, that's it, guys. Thank you for watching. Till next time. Bye!